Hello guys, good afternoon, good day. This is Magin Jason. Welcome to my channel Indep. At andito tayo ngayon para i-discuss itong Pokemonfi. Dahil na-request nga po ito ng isa sa mga subscriber nga po natin na si Sir Warly Dorrego. Ayan, sabi niya check down natin yung Pokemonfi. So firstly po, ang unang assessment ko po dito sa project po na to is medyo sketchy nga po siya and may possibility nga po siya na maging scam. Okay? So yun nga, bakit ko sinabing may possibility? Well, una po, ang ginagamit po nilang mga character or asset po dito is mga asset nga po ng Pokemon, which is my chance po at malaki po talaga ang chance na magkaroon po sila ng copyright issue. Okay? So yun po yung una. Pangalawa po, meron po kasi ako nakita ng NFT game na kapareho nga po nito at ang NFT game po na yon ay tinatawag po nilang Sprite Kingdom. Okay? So tapos na yung idol nila guys at nangyari nga ito noong March 31 pero after po nung mangyari yung idol po nila is wala na po tayong nakitang news po dito. Ayan, meron po silang news noong April 1. Ayan. Pero after po nun, wala na. At yun nga, meron po tayong bagong nakita na NFT game na tinatawag naman nilang Pokemonfi. Well, ano yung similarity nung dalawang NFT game? Well, similar po talaga yung mga asset nila, yung kanilang gameplay. Tapos, actually, pati yung mga egg at ano dito, halos similar din po talaga, okay? So, isa-isahin natin yan, guys. At unahin nga natin itong kanilang gameplay, okay? So, ito yung gameplay, guys, ng Sprite Kingdom. Ang silipin niya yung mga asset dito, pati yung interface mismo ng laro. Tapos ngayon naman, silipin naman po natin yung interface naman ng laro dito naman sa ating Pokemonfi. I mean, pati yung signal po dito andyan, no? Tapos yung interface dito, tapos yung mga character, okay? So, dalawang NFT game na halos magkapareho ang asset, pero yung Sprite Kingdom is wala na po tayong naririnig na news. Tapos, yun nga kung sisilipin po natin yung link po ng Sprite Kingdom, hindi na po natin mabuksan yung PDF at hindi na din po natin mabuksan yung kanilang website. Okay? So, yun po. Diyan pa lang po, parang risky na masyado itong NFT game. Though, parang mura nga kasi yung ating mga NFT. Itong Pokemonfi po kasi, sobrang baba kasi ng kanilang entry fee. I mean, pwede ka po makapaglaro po dito sa halagang 500 pesos, bili ka lang ng tatlong egg. So, mayroon tayong investment na 1.5. Pero yun nga, kahit 1.5 po siya, sayang naman po dahil yun nga may chance po siya na maging scam, okay? Tapos aside po doon dito sa gameplay po nila, ito po yung itsura ng egg doon sa pre-sale na nangyari dito sa Sprite Kingdom, okay? So nagkaroon lang ng pre-sale ang Sprite Kingdom pero wala na po tayong narinig pero andyan pa naman po yung kanilang Twitter pero yung website is wala na at ito naman po yung itsura naman sa marketplace naman ng ating Pokemonfi. I mean, nakikita nyo guys yung similarity. Halos the same asset po talaga at malaki po yung chance na same po sila ng developer dito. Okay, so hindi ko lang kasi makompare na based doon sa white paper at sa website, pero yun po, malaki po talaga ang chance na isang developer lang po sila. Pero ganun pa man guys, check pa din po muna natin yung website nitong ating Pokemonfi at I think para lang masilip natin kung ano nga ba yung kaya pa din ma-offer itong NFT game na to kahit medyo sketchy siya at risky nga po talaga at malaki ang chance na maging scam, okay? So yan siya, yan yung ating NFT. Ayan, pwede tayong maglaro na, may play now po sila pero hindi na po ako nag-aksaya ng oras para buksan yung game. Ayan, about yung game. Tapos unique daw siya. Hindi po siya unique dahil may kapareho nga siyang NFT game na. Tapos meron po tayong dalawang token, okay? PMC at PMF. I-check din po yun natin mamaya. Tapos ito naman yung kanilang mga feature or mga kayang i-offer ng kanilang game. Meron silang PBE, may PBP at sinasabing breeding. Okay? Tapos meron silang marketplace. Tapos ito din po, medyo sketchy din po dito dahil meron po silang certic audit nga daw dito. Pero kung sisilipin po natin dito sa kanilang white paper, wala po tayong makita na link or kahit anong information lang regarding sa kanilang audit. Usually kasi guys, nilalagay na yan dito or doon sa kanilang Twitter, pero wala po tayong makita. Okay? Tapos ito yung ating mga link nga. Tapos yung tingnan nyo naman yung team po nila. Wala din po tayong makitang mga mukha at mga anime lang po talaga. So doon pa lang po, wala po tayong makukuhang information regarding dito sa kanilang mga developer. Okay? Tapos ito yung kanilang interface ng kanilang marketplace. Though wala pa po silang marketplace under development pa. Pero may game na sila guys, ha? Hindi ko lang binubuksan. Tapos ito nga yung kanilang Twitter at meron na po silang around, tingnan natin kung ilang followers na, 16.2k followers, okay? Tapos silipin lang po natin naman yung kanilang token naman mismo.
Sa token nila guys, meron po tayong nakikita pulang-pula po dito. Ang meaning po niyan is hindi po nakalock yung kanilang liquidity pool. Anytime po, pwede po yan nila i-pull out at maging rug pull, okay? Tapos tingnan naman po natin yung ating mga holders. Meron pa lang po tayong 54 na bumili ng kanilang token. At yun nga, parang airdrop nga lang yung iba dito. Ayan o, tagti-10-10 lang. So medyo risky nga po itong NFT game na to. At kung papasok man po kayo is magdalawang isip po kayo, okay? Actually, wag na lang po kayo pumasok siguro. At yun nga, hindi din po nakalock yung kanilang mga holders nga po dito. Sa kanilang pancake swap, hindi din po nakalock. Ito yung sinasabi po natin dito sa ating Pucoin, okay? Tapos aside doon, check naman po natin token sniffer. Ayan, meron silang possible contract. Hindi pa renounce yung ownership. At yun nga, makikita natin dito na yung holder analysis nga is hindi pa nakalock. Tapos yung LP nila is hindi din nakalock, okay? So dito naman po sa ating BSCheck EU, SIM scam na po talaga siya. Tapos yun nga, yung problema natin ito. Tapos ito naman yung ating isang token naman na PMC. Ayan, so unlimited po ang PMC po natin. So anytime po pwede po sila magdagdag po dyan ng parang supply. So yun nga, risky din po ito. Dahil meron po silang for sure na main function pag unlimited yung supply. Tapos yun nga, hindi din po nakalock yung ating token po dito. At sa token sniffer, same din po yung analysis doon sa isa nilang token. At same din po yung analysis ng BSCheck EU dito. So basically guys, kung papasok po kayo dito sa Pokemonfi, is wag na po muna. I mean, marami naman pong NFT game dyan ang established na. Tapos ito po kasi parang punong-puno ng red flag. May kaparehong NFT game na hindi na nag-continue. I mean, natapos lang yung pre-sale. Hindi na natin narinig kung ano na nangyari. Tapos yung mga developer dito is hindi din kilala. Tapos yung token po nilang dalawa is sketchy at pwede po sayo marag pull, okay? So yun lang guys, sana may na-share nga po ako sa inyo at pa-like and subscribe na lang po sa ating channel. I mean, meron na po tayo 9.17k subscriber and sana po mahabol na po natin yung ating 10k na target within this year, okay? So yun lang guys, salamat, bye-bye!